Guys, good morning. Ngayon, ipapakita ko sa inyo guys kung paano gamitin si coins.pro. Ipapakita ko sa inyo kung paano mag-log in, mag-cash in, mag-buy and sell, at ipapakita ko sa inyo kung paano kumita dito guys. So, ano nga ba ang coins.pro? So guys, ang coins.pro ay isang cryptocurrency exchange dito sa ating bansang Pilipinas. Ang kauna-unahang cryptocurrency exchange dito sa bansa natin na powered by coins.ph. Ibig sabihin guys, hindi ka dito may scam dahil powered siya ng coins.ph at nakakonect siya sa coins.ph. So guys, paano nga ba mag-log in dito sa coins.pro? Unang-una guys, kailangan may coins.ph account ka at ito'y verified. Then, once na may coins.ph account na kayo, kailangan may laman yun, syempre. Dahil lalagyan natin ng laman itong coins.pro account na to. Ito kasi ang gagamitin natin sa pagbabuy and sell o pagte-trade. So, paano nga ba mag-log in dito guys? Pwede kayo mag-log in via website. Wala po itong apps dahil sa website lang po ito. So, kung nag-aalangan ka mag-log in sa website na baka ma-scam ka o mapunta ka sa ibang website, so, ang gagawin natin, punta tayo sa coins.ph account natin. Yan. Then, log in lang tayo. Hintayin na natin guys dahil may nang signal ko. Yan. So, paano nga ba mag-log in doon sa coins.pro account guys? So, punta natin dito yung all. Click natin yan. Para sure tayo na doon tayo mismo sa platform dadalhin. Pindutin natin itong coins.pro. Itong coins.pro beta. Yan. So, dito natin malalaman guys na legit talaga ang coins.pro website at ang platform na trading site na yon. Dahil powered siya ng coins.pro dito sa coins.ph. So, pwede tayong pumunta papunta doon sa website na yon para sure tayong hindi tayo may scam sa ibang mga website. Go to coins.pro, i-click natin yan. So, doon ka na dadalhin sa mismong coins.pro. Ayan. So, ayan na guys. De, ganyan ang lalabas dyan. So, mag-log in ka dito. Dito guys, pag nag-log in ka, gamitin mo yung coins.ph account mo. Dahil iisa lang ito. Iisang account lang ang ginagamit dito. Kung ano yung coins.ph account mo, yun din ang i-login mo. So, pindutin mo na itong login. So, after natin makalagin, so, after makalagin natin, ganito yan ang lalabas niyan guys. Dito na tayo. Then, dito guys, makikita natin yung account balance natin. Zero, kasi wala pang laman. Dito guys, para makapag-start ka ng pagbabuy and sell o pagte-trade, kailangan may laman tong account mo dito sa coins.pro. So, paano nga ba maglagay ng account dito guys? So, ang kailangan na account dito guys, ang pinakamababang pwede niyang ilagay mo dito ay 10 piso. 10 piso pataas. So, pag nag-cash in ka dito guys, wala tong bayad. Kung magkano ang kinash in mo at kinash out mo, kung magkano, walang bayad, buo mong makukuha at buo mong matatanggap. So, paano mag-cash in guys? So, una guys, cash in muna tayo. Pindutin natin itong cash in. So, pwede ka dito mag-cash in, pwede din sa coins.ph account mo, doon ka mag-cash in. So, ituturo ko na ng sabay guys kung paano gawin. So, dito muna tayo sa coins.pro account. Pindutin natin itong cash in. So, pag pinindot mo nung cash in, may ilalabas na pagpipilian. Piliin mo dito kung saang wallet address may laman ang yung coins.ph. Kung ang PHP may laman na 10 piso, pindutin mo itong PHP.
Kung ang 10 piso may laman sa XRP, pindutin mo, piliin mo rin dyan kung saan ang may laman. So, dahil example lang ito, ang kunyaring may laman sa atin ay PHP, pindutin mo yung PHP. So, pag napindot mo yung PHP, pindutin mo tong coins.ph wallet. So, dito nga pala guys, kung wala kang coins.ph wallet, pwede pala gumamit ng Union Bank Cash Deposit. Deposit, kailangan 1 business day siya bago siya ma-process. Pwede din ditong Union Bank Online Transfer, 1 business days din. Pero dahil instant tayo, coins.ph natin gagamitin. Dahil sa mga may coins.ph account. So, ibig sabihin yan guys, pag nag-deposit ka o nag-cash in, mga ilang minuto lang, mga 1 minute o 3 minutes, papasok na siya dito sa coins.pro account mo. So, pindutin natin itong coins.ph wallet. So, makikita natin dito guys, pinapakita niya dito kung paano tayo magka-cash in. Kung paano natin ika-cash in. So, ang sabi niya dito, punta ka dun sa coins.ph account mo o dun sa apps, pindutin mo yung bill, pay your bill, pindutin mo yung pay your bill dun, tapos ang bill type niya ay exchange. So, coins.pro PHP ang iyong gagamitin dahil yung coins.ph mo ang may laman ay ang PHP wallet. So, saan nga ba yan guys? Punta tayong coins.ph. Example, ayan. Antay lang natin dahil mahina signal. So, ayan guys. So, sabi niya, punta tayo sa pay bills. Ito, click natin yan. Then, ayan, hanapin natin dito sa baba yung exchange. Ayan, exchange. So, pindutin natin tong coins.pro PHP. Dahil PHP ang may laman sa atin, ito pipindutin mo. Pag BTC ang may laman sa'yo, ito pipindutin mo. Pag ETH, ito. So, dahil BTC, ito gagamitin natin. Yan. So, pindutin nyo yan. Yun. Tatype mo lang dito kung magkano ang iyong ika-cash in. Then, next-next mo lang, i-proceed mo. Pagkatapos yun, mako-confirm na yun. Then, pag after mo magbayad, punta na tayo dun sa coins.pro account natin. Makikita mo na siya dito sa available balance mo, yung 10 piso. So, once na may 10 piso ka na, guys, may 10 piso ka na, magbabay na tayo ng cryptocurrency. Magbabay na tayo na siya ng cryptocurrency. So, ang pipindutin natin ay dito guys sa may tatlong guhit. Tapos, dito makikita natin sa taas ng dashboard, may makikita kang XRP PHP na mga pagpipilian. So, ayan. Nasa sa inyo guys kung saan nyo gusto ng market. Dahil PHP ang may laman sa atin, dito ka pipili. Kasi PHP ang may laman sa'yo. Kung BTC ang may laman sa'yo, dito ka sa baba. So, once na PHP, example, 10 piso, may laman na tayong 10 piso, makikipagpalitan ako or makikipag-trade ako dito sa XRP. Pwede ka din sa ETH o BTC o BCH. Dahil ako, XRP ako, pindutin ko yung XRP to PHP. So, ayan na. Punta na tayo sa trade. Or back natin. Okay, ayan na. So, nandito na tayo sa pinaka-dashboard natin, guys. So, dito, guys, makikita natin yung... So, ayan, guys. So, magbabay na tayo. So, titignan natin dito, guys. Dito muna tayo sa book. Ayan din. Kaya may na-signal, ayaw lumabas yung mga numbers. Tayo natin. Ayan. I-scroll down natin guys. So, pag ginanyan natin, may makikita tayong naka-highlights. So, ang ibig sabihin itong nasa pula, ito yung mga nagbebenta. At itong green naman, ito yung mga bumibili. So, i-check natin dito yung sa taas guys yung presyo ng XRP. Dahil bibili tayo o magbabay. Ang presyo ng XRP ay 16.70. So, may bumibili ng 16.70.
So 16.70 siya. So bibili tayo, guys, dahil ang price niya 16.70. Bakit yung chatted ang ginagaw ko? Okay, back tayo dito, guys. Tingnan natin yung price niya, 16.70 siya. So bibili tayo, guys. Ang nangunguna dito, guys, dito sa mga bibili, itong 16.70 kasi siya yung may pinakamataas na presyo na tumatapat dito sa totoong presyo sa market. Siya yung mangunguna. Pero kung bibili ka, guys, tataasan mo pa siya, gagawin mo siyang 16.70, ikaw yung mapupunta dito sa taas, magiging first come first serve na ikaw ang uunahin dahil mataas ka bumili. So example, guys, 16.70. So example, gusto mong bilhin yung presyo na yan. So ang golden rule dito, guys, buy low, sell high. Ang ibig sabihin, bibili ka sa mababang halaga, ibibenta mo siya ng malaking sa mataas na halaga para tumubo ka at kumita ka. Paano nga ba? So example, guys, bibili na natin siya ng 16.70 or 16.71. So example lang, guys, bibili natin siya ng 16.70, ha. So punta tayo dito sa, so punta na tayo ng trade. So dito natin, guys, may kita natin dito sa order entry, may market, may limit, at may stop. So guys, ano nga bang pinakaiba ng limit sa market? Ang market, guys, pag magbibili ka o magbebenta ka, ito lang ang yung makukuha kung magkano ang presyo ng market. So ang limit naman, guys, ito yung ikaw yung maglalagay ng magkanong presyo. Example, ang iyong presyo ay mas mataas pa kaysa sa market, pwede. Kaya lang maghihintay ka na tumapat yung gusto mong presyo dito sa market o lumampas. So ang gagamitin natin, guys, lagi nyong gagamitin pag magbabuy and sell kayo, itong limit. So i-click natin itong limit. Yan. So pag na-click natin yung limit, guys, makikita natin dito sa baba yung order. So i-check natin dito, guys, kung magkano yung presyo. So nag-iba siya, naging 16.68 kasi bumaba. So tingnan natin yung book. May bumibili dito na 16.70. So mauuna siyang makakabili dahil mas mataas siya. So example, 16.70 tayo bibili para makabili tayo kaagad. Ilalagay natin dito, guys, yung presyo ng bibili natin. Tingnan nyo dito sa taas, 16.68. Ang bibili natin, 16.70. Para makabili tayo kaagad, ilalagay mo dito, 16.70. Yan. So, after mo mag 16.70, pindutin mo tong PHP kasi PHP ang may laman sa atin. Yun ang gagamitin natin pambili. Tapos pindutin mo tong max. So pag pindut mo tong max, magkukulay pula yan o magagabas dito yung pera mo. Kung magkano yun, 10 piso, dahil wala na kasi yung balance, hindi ko siya mapakita. So dito gagabas yung 10 piso. So ayan na, guys, check nyo, limit, naka-limit siya, tapos buy, naka-highlight siya sa buy. Tapos 16.70 yung presyo ninyo. Saka nyo i-place order. Pag once na place order nyo na siya, guys. So once na nakabili ka na, guys, dito mo siya makikita sa orders. Yan, dito mo siya makikita, guys. May nakasulat dyan, buy, kulay green. Tapos kung magkano ang halaga ng iyong nabili. So example, 16.70 ang binili mo. Kailangan ibenta mo siya sa mas mataas na halaga, guys, once na nakabili ka na. So pag nakabili ka na, guys, dito makikita sa order. Tapos dito sa may field order, lagi mong tandaan, guys, field. Tapos ito kasing open yung kasalukuyang nag-order ka. Kapag hindi ka pa nakakabili, dito mo siya makikita sa open order. Ibig sabihin, hindi ka pa nakakabili yun, nandun pa siya. Dito sa field order, dito yun, example, ganyan, nakabili kang ganyan, may gagabas siyang ganyan. Tapos kung magkano yung presyo. So lagi mo titignan kung magkano siya nabili. Once na nakabili ka na, guys, ng example natin na 16.70, ibibenta naman natin siya. So punta ulit tayo dito sa order entry, pindutin mo yung limit, tapos pindutin mo naman itong sell.
So ayan, sell. Dahil magbebenta na tayo ng XRP. So XRP ang may laman sa atin. Pindutin natin itong XRP. So dito yung XRP na, makikita mo dito yung balance mo, ipipindutin mo ulit yung max. Ito todo na natin lahat na pagbenta. So makikita mo dyan kung magkano. Then dito guys, ilalagay mo kung magkano mo siya ibebenta. Example, nabili natin siya 16.70, nasa sa iyo guys kung ibebenta mo siya ng 16.71 o kaya 16.72, 16.73, nasa sa iyo kung magkano mo gusto, basta mataas dun sa pinagbilhan mo para hindi ka marugi o mabankrap. So example, titingin tayo dito sa ano, sa book, kung sino may mga nagbebenta dito. Example na ito guys, 17.05. Pag may nagbenta ng mas mataas na ano, yun ang pindutin mo, siya ang nangunguna. 17.05, mas malaki tutubuin mo kasi nabili mo lang siya na 16, ibibenta mo siya na 17. O di, napakalaki nung guys. Pero dahil example lang ito, kung sakaling may 16.73 dyan o kaya 16.71, basta mas mataas dun sa 16.70 na nabili mo, ibenta mo na. Pindutin mo lang yan, ganyan. Tapos makikita mo na dito na 16 point magkano yun, or kopyahin mo na lang kung magkano yung nangunguna sa na nagbebenta doon. Sample, 16.73, example lang yan kasi 16.70 natin siya nabili, ibebenta natin siya na 16.73. then imamax mo yan, XRP, check nyo, check mo, naka-limit, naka-sale, place order. Eh, once na place order na yan guys, punta ulit tayo dito sa order, tapos dito sa open, dito mo makikita yung binibenta mo. So ibig sabihin nito guys, ayan, nandito siya. Example lang yan, pero kanina ko pa yan guys. Example, nandito na yung binenta mo. Ganyan makikita mo, may sale, tapos may presyo. So, ganyan na. Hintay na natin siya mabili. So dito guys, makikita natin dito, dito para sa book. Ayan, may na signal. Ayan, dito natin makikita guys kung nasaan tayo napapabilang. Ibig sabihin, yung XRP mo, ito yung titignan mo, yung may nakasugat na ganyan. Ibig sabihin, ikaw yun na nanandun ka, na pang ilang ka. So, dahil may mas mababa pa na nagbenta kaysa sa'yo, pangatlo ka, hintayin mo nang mabenta ka. So, ganun lang yung guys. So, once na nakabenta ka, makikita mo yun dito sa field order. Tapos lagabas dito yung sale, kung magkano mo nabenta at sa magkano ang tubo mo. So ganun yun guys. So pag hindi pa nabibenta, dito sa open order siya mananatili. Pero mabibenta at mabibenta yan. Ang gagawin mo lang ay mag-antay. So once na nakabenta ka na guys, punta ka ulit dito sa dashboard mo, magbabay ka ulit. So ganun lang guys, buy tapos sell, buy, sell, buy low, sell high. So ganun lang ang technique dito guys kung paano tayo kumita at paano natin paraguin ang ating pera. Sa mga disclaimer lang guys, hindi ako expert sa cryptocurrency, tinuturo ko lang sa inyo kung paano mag-login, mag-buy and sell dito sa coins.pro account. Sa mga bago pa lang guys, paki-subscribe na din to, paki-like at share, or i-click nyo din yung notify bell nang lagi kayong updated sa aking mga video. Sana guys, sa mga baguhan pa lang dito ay nakatulong ako kung paano ko ituro sa inyo kung paano gamitin ang coins.pro account o ang website na to, ang platform na to. Sana guys, may natutunan kayo dito sa aking video tutorial. At sa huli, salamat sa panonood sa inyo at God bless.